Kahel, kumusta ka na? Kumusta na pakiramdam mo, be? Iba-iba man ang kanilang pinagdaanan ngayon, iisa lang ang kanilang nais na iparating sa atin. Ang pagmamahal na nais na ipadama natin sa kanila. Ito nga pala si Witty. Kanya-kanya mang karanasan ang bawat isa sa kanila. Iisa lang ang nais nilang iparating. Ang ating pangunawa, pagmamahal, at pag-aaruga. Ano man ang karamdaman na kanilang dinanas ngayon. Etong si Kahel, isang linggo nang nakaranas ng third eyelid. Isang linggo na pong mahigit mula nung tumama sa kanya ito. Unang naranasan niya ay yung pagkaroon ng bukol sa magkabila ang tenga, somewhere in buttock, and sa leeg, kung saan saan. Gumaling siya ng mga time na yon sa tulong ng ating pag-aaruga. At isa pa, nagkaroon siya ng bukol sa loob ng tenga. At dahil walang sawa ang ating pagmamahal sa kanila at walang sawang pag-aaruga, pag-monitor sa kanilang kalusugan, dumating naman ang isang dagok sa kanyang buhay, ang allergy attack. Makikita po natin sa kanyang balat na patsi-patsi, resulta po yan sa allergy. Isang linggo na po ang nakalipas. Mahirap man, pero kailangan natin silang tiyagaan. Gumaling lang ang kanilang karamdaman. Ganon din si OIT. Mula nung naoperahan siya at mula nung nakapon, eto na po ang nagiging result sa kanyang balahibo. Nagkakalbo. At dahil mahina ang kanyang immunity, patuloy pa rin siya nating pinapalakas. At isa rin ito na nakaranas ng third eyelid. Witty, buka ang mata mo, be. Pakita mo sa kanila, be, ang iyong mata. Akala ko si Kahel lang ang nagkaroon nito. Bali 2 days na po mula nung natamaan si Witty. Akala ko nung una latak ng kanyang muta. Nung tinanggal, hindi naman matanggal. Hanggang sa kinagabihan, tinanong ng anak ko anong nangyari sa mata nito. Yun nga. Nakaranas siya ng third eyelid. Yung house syndrome yung tinatawag. Meron, ang sabi ng iba, yan ay infection. O maaaring nagkalagnat. Pero sa kaso kasi nila, hindi po sila nilalagnat. Walang bahid na ubot sipon. Hindi naman po nagda-diarrhea, hindi naman po nagko-constipate, okay naman ang kanilang gana sa pagkain, ang kanilang pag-ihi, okay naman, malakas, as in, yung mata lang talaga ang isang naging problem.
Yun nga lang, dinadaan nila sa pagtulog. Pagka ganitong case po, huwag po natin silang pabayaan, lalo na sa kanilang pagkain, hanggat maaari. Huwag natin silang pabayaan na akala natin yung kanilang tulog na tulog ay okay lang, healthy sila. Pero yun pala, isang senyales na meron silang iniindang sakit. Dilat gabi. Tulog lang sila kaya hindi maidilat ang mata. Dilat ka, Kahel. 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 Wala, wiggle lang ang buntot. Kahel. Dilat gabi. Dilat gabi. Ayaw dumilat, tulog. Gawa lang po tayo ng paraan, lalong nasa mga home remedy na natural. Tiyaga lang po tayo, mga ka-cat lover, pagdating sa mga home remedy, dahil malaki ang maitulong sa kanilang health pag tinatiyagaan natin. Although hindi man magic ang pagpagaling sa kanila, pero ang importante, lumalakas unti-unti ang kanilang immunity. Yun ang isa sa mga kainaman na tinatangkilik natin ang mga herb natural para sa kanilang natural na katawan. Huwag lang talaga natin pabayaan ang kanilang kalusugan, ang kanilang pagkain, parating healthy. Parati natin i-monitor ang kanilang tubig para hindi sila ma-dehydrate. Pero yung sa ngalan ng kanyang pagkakalbo, unti-unti na pong tumutubo ang balahibo. Matagal nga lang kaso, ang importante may pagbabago na. At ganun din kay Kahel, nagkaroon siya ng yung allergy attack, same kay Witty. Home remedy lang po ang ilalapat natin para less sa gastos ng veterinary. Kasi kung maya't maya, lalo't marami tayong mga alaga, maya't maya, dadalhin natin sa vet. Wala naman problema kung marami tayong budget. Pero sa ibang mga parent gagaya ko na limited ang budget, gagawa lang po tayo ng paraan paano natin pagalingin ang ating mga alaga. So, napainom natin sila ng snake plant extract. Tapos na, gawa okay na ang kanilang allergy. And ngayon naman, tawa-tawa and serpentina. Yan ang pinainom natin. Kasi hindi naman lahat ng bakterya namamatay. Hindi lahat ng virus namamatay sa isang klase lang na herb. So, dapat iba-iba. Para malipong ang mga anumang mga parasites, mga fungus, mga bakterya na naasa ilaang lawas. This morning, pinoforce feed natin ito ng Cerelac. Panigurado lang na magkalaman ang tiyan. Although kumain naman ito, malakas naman kumain. Kailangan natin ng extra na lumakas sila. Kaya effort natin na i-force feed. Huwag lang po tayo manginawa, mga ka-cat lover, na i-monitor ang ating mga alaga, dahil responsibility natin talaga na maging malusog katulad nating for parent na hindi pinapabayaan ang ating sarili.
Kailangan patuloy na palakasin ang ating immune system. Katulad ng ating mga alaga na karapatan din nila na mamuhay ng malusog. Kaya kailangan natin ang extra effort, pag-unawa, pasensya, pagmamahal para sa ating mga alaga. Ito naman si Lila, magaling na po ang kanyang sugat sa labi. Kung mapanood nyo ang previous niya na vlog, okay na po siya. So yun lang mga kakat lover, ang maibahagi natin regarding sa ating mga alaga. Saan man tayo naruroon, parati po tayo mag-iingat at maraming salamat po sa inyong panunood. Bye!